Happy New Year po sa ating lahat, 2023 na. At dahil unang vlog natin ngayon taon ay super special, ang guest naman natin ay si Deputy Secretary Vice President Sara Duterte. Happy New Year, Mr. President, Apo BBM. At syempre, Happy New Year po sa lahat ng nanonood. Medyo matagal na since yung last vlog natin na magkasama. Kampanya pa yata yun. Pagkatapos nun, ay dire-diretso ng trabaho. Kaya ngayon na lang muli. Naging busy man ang 2022, ay marami tayong dapat ipagpasalamat sa nakaraang taon. Ang biyaya ng pamilya, ng kalusugan, at syempre ang pagkakataong makapagsilbi muli sa bayan. Nakasama ka, Apo BBM. Isang mapagpalang taon ang lumipas para sa atin at sa bawat pamilyang Pilipino. Hinarap at napagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumating sa atin. At ngayon, bilang nagkakaisang bayan, ay nasa landas na natuloy-tuloy ang pagbabangon. Ngayong 2023 ay sigurado akong mas maraming nag-iintay sa atin na mga pagkakataon at opportunity. Kaya bukod sa luck o swerte, ay dapat laging may kasamang hard work at pakikipagtulungan. Ngayong bagong taon ay naipon ang mga mensahe ng mga netizens natin sa social media. May mga katanungan at request, kaya isa-isahin natin. Ano po ang personal New Year's resolution ninyo? Matulog ng mas mahabang oras. Paabutin ng 8 hours yung tulog. Huwag lang 5 hours. Halos ganun din kagaya ng kiinday. Talagang kailangan na matuto ako na magpahinga dahil nagkakasakit na. Hindi na dapat mangyari yun. On an even more personal level, I would like to spend more time with my family. Hindi na kami nagkikita eh. Nami-miss ko na sila. New skills to learn. Tutuloy ko yung aking short course sa psychology. Malapit na matapos yon ngayong February. New skills? Araw-araw marami akong natututunan sa trabaho ito. Mabuti lang mahilig akong magbasa. Lagi akong nag-aaral ngayon. Sa awa naman ng Diyos, ay nagagamit naman natin ang ating mga natututunan para hindi mapanis ang ating pag-iisip. Maging fortune teller, tingnan ang palad ng isa't isa at sabihin ang nakikita niyong kapalaran. So, titingnan ko. Wow. Hindi na naman naghugas ng kapal. Merong blessing. Ano yung blessing? May apple na darating. Isang tanong. Tingnan natin ang gender. Marunong ka ba talaga magbasa ng ano? Girl. Gender. Saan mo na yan? Girl. Saan mo na kita? Saan mo na kita? Granddaughter. Teka, buburuhin ko, mag-google naman, buburuhin ko muna yun. Kaya hindi ko kailangan tignan ang palad nito. Kukunin ko ang kapalaran niya sa pagkakakilala ko sa kanya. Alam mo, si Inday at ang puso niyan, ina, puso ng ina. At nakikita ko yung puso ng ina, yun ang nagiging motivation niya para sa trabaho niya. Kaya sa palagay ko, habang buhay na si Inday Sara na nasa servisyo ng publiko. Nasabi mo yun nang hindi mo tinignan yung... Kita mo? Sa Ilocos, talaga iniisip lang namin. Nakukuha na namin. Really? Ano naman po ang pangarap ninyo para sa bayan ngayong 2023? Ako, I always pray every day kapag naka-quiet time ako for a strong, successful, and stable Philippines. Well, ako naman siguro ganun din. Sana paganda ng paganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nagkakaisa ang Pilipinas para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang aking pangarap para sa taon na ito. Sa aking palagay, kung ipagpatuloy natin ang pagkakaisa natin. Sa pagpasok po ng 2023, ay wala kaming duda na ang ating pagka-Pilipino ang siyang magdadala sa anumang naisin nating marating. Basta patuloy ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, siguradong tuloy-tuloy ang ating pagbangon.